Kumusta? Noy Perikap ang inyong lingkod. Sa Seoul, ang pamilyang Kim ay naninirahan sa isang masikip na basement flat apartment na nabubuhay sa pamamagitan ng pagtitiklop ng mga kahonang pizza para sa isang maliit na sahod. Ang kanilang pamumuhay ay sobrang hirap dahil sila ay nagnanakaw lamang ng wifi sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga cellphone malapit sa bintana ng banyo at kahit na ang usok ay hinahayaan lang makapasok sa kanilang bahay upang makatipid sa pambili ng Lion Tiger Katol, kahit ito ay mapanganib sa kalusugan. Isang araw, ang kaibigan ni Kim Woo na si Min Hyuk ay pumasyal sa kanila, na nagpapakita sa kanila ng isang kakaibang bato mula sa koleksyon ng kanyang lolo umano, na ito daw ay magdala ng kasaganaan. Nag-aalok din siya kay Kim Woo ng isang trabaho, siya ang papalit sa posisyon ng pagtuturo para sa anak na babae ng isang mayamang pamilya dahil siya ay aalis na sa ibang bansa. Sa disenteng mga kasanayan sa Ingles mula sa kanyang pagseserbisyo sa militar at maraming beses na pagtatangka sa pagsusulit na makapasok sa universidad, si Kim Woo ay talagang kwalipikado para sa trabaho. Ang kanyang kapatid na si Ki Jung, bihasa sa pagdidisenyo ng software, ay tinulungan siya na gumawa ng isang ID na siya umano ay mag-aaral sa isang universidad. Nagtiwala sila na ang kanyang bagong employer, ang walang huwang na si Mrs. Park, ay kumbinsido sa pag-endorso ni Min Hyuk. Nagbihis sa kanyang pinakamahusay na damit at armado ng peking dokumentasyon, si Kim Woo ay tumungo sa bahay ng mga Park. Matapos may pasok ng tagapangasiwa na si Moon Gwang, nakilala niya si Mrs. Park na halos hindi na pinapansin ang mga papeles, inilagay ang kanyang tiwala sa rekomendasyon ni Min Hyuk. Sinabi niya na siya ay magmamasid sa unang sesyon ng pagtuturo kasama ang kanyang anak na babae na si Dahai, upang matiyak kung angkop ba si Kim Woo bilang tutor. Si Kim Woo ay mabilis na nakapasa sa unang pagtuturo kay Dahai, na nagpapakita ng pag-aproba ni Mrs. Park at tinanggap sa posisyon. Sa kanilang sesyon, nakilala din si Kim Woo si Dasong, ang anak ni Mrs. Park, isang masigasig na Boy Scout at tagahanga ng paglalaro ng Animoy Indian. Si Kim Woo, isang dating Boy Scout din, iniugnay ang sarili kay Dasong sa kanyang mga interes. Naispatan niya ang mga guhit ni Dasong, nakakita si Kim Woo ng isang pagkakataon. Pinupuri niya ang likhang sining kay Mrs. Park at iminumungkahi si Jessica na kaklase umano ng kanyang pinsan at isang art therapist, nung binabanggit niya na nangangailangan siya ng isang bagong guro ng sining. Ang pinaghihinalaang Jessica sa katunayan ay, ang kanyang kapatid na babae na si Ki Jung. Dumating si Ki Jung para sa kanyang pakikipanayam sa sumunod na araw, nakaka-research lamang sa art therapy at psikolohiya mula sa mga online na mapagkukunan. Habang kinukumbinsi niya si Mrs. Park sa kanyang kadalubhasaan, nagtuturo naman si Ki Woo kay Dahai at nagbibigay kasiyahan sa kanya nang sinabi niyang kaibigan lamang niya si Jessica na humahantong sa isang nakabahaging halik. Si Ki Jung ay nagtagumpay sa paghikayat kay Mrs. Park tungkol sa pangangailangan ng art kay Dasong na itinuturo ang mga palatandaan ng trauma na dulot ng insidente nung grade 1 pa ito. Nagulat, tinanggap ni Mrs. Park si Ki Jung, nag-aalok ng isang mapagkaloob na sweldo. Nang maglaon, siya ay inaalok ni Mr. Park ng isang paghahatid sa bahay ng chauffeur na si Yoon. Hindi nais na ilantad ang kanyang mahirap na kondisyon sa pamumuhay, humiling siya na bumaba sa isang istasyon ng tren sa halip na inaangkin na mayroon pa siyang pulong. Sa panahon ng pagsakay, si Ki Jung ay nagtataglay ng isang plano at iniiwan ang kanyang panty sa kotse. Ang pagtuklas ng panty ni Ki Jung sa kotse ay humahantong kay Mr. Park na naniniwala na si Yoon ay ginagamit ang kotse para sa kabulastugan, posibleng gumagamit din ito ng droga. Sa nahanap na panty, si Mr. Park ay agad na sinuspende si Yoon. Noong palabas si Ki Jung pagkatapos ng isang klase, si Mrs. Park ay nagtatanong tungkol sa kanyang opinyon sa chauffeur. Pagkakataon ni Ki Jung upang ihayag ang pamimilit ni Yoon ng paghahatid sa kanyang tahanan. Habang kumikita na ng malaki ang kanilang mga anak, ang pamilyang Kim ay madalas nang kumakain sa mas mahusay at pagnilayan ang kanilang susunod na plano. Nagpasya si Mrs. Park na tatanggalin si Yoon ng maingat upang maiwasan ang anumang iskandalo, at kinuha ni Ki Jung ang pagkakataong magrekomenda ng mas maaasahan, bihasa na chuper, kung saan, hindi nakakagulat ang kanilang ama na si Kite ay isang dating chuper. Sa panahon ng isang test drive kay Mr. Park, namangha siya kay Kitake sa kanyang magalang na kilos at malawak na kaalaman sa mga lansangan ng lungsod, hindi na nangangailangan ng anumang GPS. Ang kanyang pagmamaneho ay napakaswabe na ang inumin ni Mr. Park ay hindi man lang tumatapon kapag lumiliko ang kotse. Si Kitake ay agad na tinanggap. Ang susunod na target ay si Moon Gwang, ang kasambahay na nagtatrabaho mula pa nung pagmamayari pa ang bahay ng nakaraang pamilya. Nalaman ni Kim Woo mula kay Dahai na ang mga peaches, kung saan si Moon Gwang ay allergic dito, pinagbawalan na magkaroon nito sa bahay. Si Kim Woo at Ki Jung ay sekretong nagbadbad ng peach fuzz kay Moon Gwang, na nagre-resulta sa isang allergic reaction.
Si Kitty, pagkatapos ay kumuha ng isang larawan kay Moon Gwang doon sa hospital at nagsasabi kay Mrs. Park na si Moon Gwang ay may tuberculosis. Noong si Moon Gwang ay nagsisimula na sa pag-ubo dahil sa allergy, gumawa ng palabas si Kitty na umano'y umubo ito ng dugo gamit lang pala ay ketchup na humahantong kay Mrs. Park sa pagsisante kay Moon Gwang dahil sa kahihiyan na sinasabi umano ni Mr. Park na siya ay mag-resign na lang. Upang matugunan ang mga alalahanin ni Mr. Park tungkol sa mga gawain sa bahay, si Kitake ay nagmumungkahi ng isang kagalang-galang na ahensya na halos doon siya nagtrabaho, na humahantong sa pagkuha ng ina ng pamilya ni Kim na si Chung Soo bilang bagong tagapangalaga ng bahay. Ang buong pamilya ng Kim sa ngayon ay nagtatrabaho na para sa mga Park, pinananatili nila ang pagkukunwari, itinatago ang kanilang kaugnayan at mahirap na kondisyon ng pamumuhay. Isang araw, ang mga Park ay aalis para sa isang camping trip na iniiwan ang bahay sa ilalim ng pangangalaga ni Chung Soo. Ang pamilya Kim ay nagsasamantala sa kanilang kawalan upang magpakasawa sa mga karangyan ng bahay. Sa panahon ng kanilang hapunan, pinapantalas nila ang mga posibilidad ng pagkakaroon ng kayamanan. Biglang, ang doorbell ay tumunog, ito pala ay si Moon Gwang. Sinasabi niya na may kukunin lang siya na isang bagay sa basement at aalis kaagad kung makuha ito. Noong si Moon Gwang ay tumatagal ng mas mahaba kaysa sa inaasahan, si Chung Sook ay nagpunta upang siyasatin at nadiskubre ang isang lihim na pinto sa likod ng isang aparador na humahantong sa isang underground bunker. Napag-alaman na ang asawa ni Moon Gwang na si John Se ay naninirahan doon sa loob ng maraming taon, nagtatago mula sa mga inutangang Bombay, walang kaalam-alam ang mga Park. Inaasahan ni Moon Gwang na makipag-ayos kay Chung Sook na hinihiling sa kanya na manatili ang kanyang asawa sa bunker at susuportahan siya ng pagkain kapalit ay babayaran siya ng pera. Gayunpaman, tumanggi si Chung Sook at sinubukan na tawagan ang pulisya. Ngunit nang tatawag na sana siya, ang nakikinig lamang na pamilyang Kim ay bumagsak mula sa hagdan habang nakimarites na nagiging sanhi ng kaguluhan. Si Moon Gwang ay mabilis na kumuha ng isang video ng insidente, kabilang ang pamilyang Kim na tumutukoy na sila ay iisang pamilya. Ngayon na may katibayan ng video sa kanyang kamay, si Moon Gwang at ang kanyang asawa ay nakakuha ng kalamangan. Pinagbantaan sila na ilantad ang kanilang panlilin lang sa pamilyang Park maliban na lang kung susunod sila sa kanilang mga kahilingan. Ang mga Kim ay napipilitang umupo ng tahimik sa isang sulok habang si Moon Gwang at John Se ay nagtatamasa ng mga luho ng bahay, pinapuna ang mga Kim para sa kanilang kawalan ng paggalang. Pagkuha ng isang pagkakataon, ang mga Kim ay biglang umatake, sinusubukan na makuha ang cellphone. Habang gumugulo na ang sitwasyon, hinawakan ni Kitik si John Se habang gumagamit si Kijung ng mga pitch para manghina si Moon Gwang at si Kiwoo ay nagawang matanggal ang ebidensyang record mula sa cellphone. Ngunit isang bigla ang tawag sa telepono mula kay Mrs. Park ang nagpatigil sa kanilang mga aksyon, ipinababatid niya sa kanila na sila ay babalik ng maaga dahil sa isang bagyo. Pagpapakilos ng pamilya sa isang galit na paglilinis. Habang si Chung Sook ay naghahanda ng hapunan, si Kitake ay tinatalyan si John Se doon sa basement, itinatago ni Kijung ang mga kalat, at ibinabalik ni Kiwoo ang ninakaw na diary ni Dahai. Nang dumating ang mga Park, si Kiwoo at Kijung ay halos hindi makatago ng maayos, habang ang isang nagising na Moon Gwang ay nagtatangkang makatakas, ngunit naitulak lamang siya sa basement ni Chung Soo kung saan nabagok ang kanyang ulo at nawala ng malay. Sa hapunan, nagbahagi si Mrs. Park ng traumatikong kwento tungkol kay Dasong na minsan ay nakakita ng isang kaluluwa umano sa kusina na nagdudulot sa kanya na magkaroon ng convulsions. Ang putek na kaluluwang ito ay si John Se lang pala at ang insidente ay humantong sa mga sesyon ng therapy at ipinagliban ang mga kaarawan ni Dasong simula noon. Samantala, nakatago si Kiwoo at Kitake sa ilalim ng mesa ng sala, napipilitan silang makinig sa pag-uusap at mga ungol ng mag-asawang Park. Sa sandaling nakatulog na ang mga Park, ang mga Kim ay sumibad na sa bahay at bumalik sa kanila, nadatna na lubog na ito ng tubig. Sinalba nila ang kung ano ang magagamit pa at nanatili sa kanlungan sa isang lokal na himnasyo. Si Kiwoo ay niyakap ang kakaibang bato, hinihiling na magkaroon ng pag-asa, tinanggap ang tungkol sa kanilang sitwasyon. Samantala, sa bunker, si Moon Gwang ay namatay mula sa kanyang naunang pinsala sa ulo, at si John Se ay nagtatangkang magpadala ng mensahe ng Morse code, ngunit ang pag-decode ni Dasong ay napag-alaman na walang saysay. Nang sumunod na araw, nag-organisa si Mrs. Park ng impromptu na birthday party para kay Dasong. Dapat magpanggap ang mga Kim sa kanilang pagkawasak dahil sa pagkawala ng kanilang tahanan at panatilihing kalmado ang mukha para sa party. Si Kitake ay pinagmaneho si Mrs. Park para bumili ng mga supply na gamitin sa party habang pinanatili ng magkapatid ang kanilang sarili bilang mga tutors. Sa panahon ng party, si Kiwoo ay tumungo sa basement na bitbit ang kakaibang bato kung saan siya ay inaatake ng isang nakawalang John Se.
Napabagsak siya ni John C. at tumungo para makiparty-party, ngunit siya ay armado ng kutsilyo ng kusina. Marahas niyang ginambala ang pagdiriwang sa pamamagitan ng pagsaksak kay Ki Joong. Si Dasong ay nahimatay nung masaksihan sa akto ang kaguluhan, at nakikibaka si Ki Taek upang tulungan ang sugatan na Ki Joong, habang si Chung Suk naman ay pinatay niya si John C. ng isang panuhag ng barbecue. Sinusubukan ni Mr. Park na kunin ang mga susi ng kotse mula sa ilalim ng katawan ni John C., ngunit kahit na nasa gitna ng gayong kaguluhan, hindi niya mapigil ang takpan ang kanyang ilong upang maiwasan ang amoy. Sa isang angkop na galit, kinuha niya ang kutsilyo at sinaksak si Mr. Park bago umalis mula sa magulong eksena. Pagkalipas ng ilang linggo, si Ki Woo ay nagising mula sa isang pangunahing operasyon ng utak, ang kanyang mental na estado ay marupok mula sa trauma at pamamaraan. Sa kabila ng bigat ng kanyang sitwasyon, ang pagkawala ng kanyang kapatid na babae, ang kanyang nawawalang ama, ang pagka-aresto niya, at sunod-sunod na trial dahil sa pandaraya, si Ki Woo ay hindi maaaring makatulong ngunit tumawa, isang epekto ng pinsala sa utak. Samantala, noong nakikita niya sa isang ulat ng balita na ang bahay ng mga Park ay wala ng laman, na ang katotohanan sa kanyang sitwasyon ay tila humuhupa na. Ang kinaroroonan ng kanyang ama ay nananatiling isang misteryo sa kanya at sa kanyang ina. Kanyang napapansin sa mga balita at nang pulisya sa kalaunan ay tila lumabo na, nagpa siya si Ki Woo na bisitahin ang bahay ng mga Park, sa ngayon ay tinatahanan ng isang pamilyang Aleman na hindi nakakaalam sa kasaysayan nito. Sa pagmamasid sa bahay mula sa isang distansya, nakikita niya ang isang liwanag na kumukutitap, tila nagpapadala ng mensahe ng Morse code. Sa kanyang pagkabigla, napagtanto niya na ang kanyang ama pala ito, na naninirahan at nakatago sa bunker sa lahat ng oras na ito. Si Ki Taek ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pagkain mula sa kusina tuwing gabi at nagpapadala ng mga mensahe ng Morse code, umaasa na makita siya ni Ki Woo. Inilibing rin niya si Moon Gwang sa likod ng bahay. Bumalik siya sa apartment na ibinabahagi niya sa kanyang ina ang balita. Si Ki Woo ay nagsusulat ng taos pusong sulat sa kanyang ama. Ipinapangako niya na magtrabaho ng walang humpay upang kumita ng sapat na pera upang bilhin ang bahay ng mga Park balang araw, upang makalabas na ang kanyang ama na malaya, at muling pagsamasamahin ang kanilang pamilya. Ang kwento ay nagtatapos sa pag-asa na ito ngunit hindi tiyak na tala, na iniiwan ang madla upang pag-isipan ang socio-economic na pagkakahiwalay at ang malalim na epekto nito sa buhay ng mga tao. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, alam nyo na.